Hello guys, welcome to my channel. Kumusta po kayo? Sana sa nasa mabuti kayong mga kalagayan, lahat ng mga friends ko sa YT. Mag-ingat po kayo palagi dahil hindi po maganda yung panahon ngayon. Labi na yung bagong virus ngayon. Kasi yung employer namin na babae, nawala siya dahil dun, dyan sa sakit na yan. Sana mag-ingat kayo mga kaibigan. Huwag nyo sanang pabayaan ang mga sarili nyo. Basta lagi lang tayong magdasal, makakaraos din tayo sa problema natin sa virus na ito. Sana lahat kayo mag-iingat mga friends. We love you so much. Maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan ko sa YT. At dito sa Kuwait, sana lahat ng mga tao magiging okay. Lahat, especially yung mga OFW, sana mag-ingat kayo kasi mahirap na ang panahon ngayon. Ang virus mabilis po kumalat. Kaya mag-ingat po tayo palagi. Saka magdasal tayo palagi para sa sarili natin, saka sa pamilya natin sa Pilipinas. Napakahirap ngayon sa Kuwait, ang hirap. Labi na yung, especially sa virus. Kaya sana lahat tayong mga OFW, mag-ingat tayo. We love you so much, mga friend. God bless you. Medyo hinay-hinay muna ako ngayon sa YT kasi sa hirap ng panahon ngayon, kaya hindi na ako muna masyado cool-cool. Tapos yung friend ko, umalis na dito. Bumalik na siya sa trabaho niya dati. We miss you, my friend, Jimalyn Ebriano. We miss you, friend. God bless you. Sana nasa mabuti kang kalagayan, friend. Dahil nawala na yung inalagaan mo. Lahat talaga po kami malungkot dahil nawala yung nanay namin. Kaya medyo malungkot kami ngayon. Plus malungkot pa ako din dahil yung tiyohin ko doon sa Pilipinas namatay. Pero may sakit naman po siya. Marami siyang sakit. Kaya medyo malungkot talaga ang ano ko ngayon, ang buhay ko ngayon. Dahil sa hirap, sanang naranasan ko ngayon. Sana makauwi na ako by March, maawa si God. Kasi gustong-gusto ko na po talagang umuwi. Miss na miss ko na po talaga ang pamilya ko. Kaya sana makaraos tayo sa panahon ngayon, sa epidemya. Kaya naiyak ako dahil kasi malungkot ngayon sa Kuwait. Sa pinagdaanan ko, napakahirap ngayon ang nangyari sa Kuwait. Kaya enjoy your day mga friend, keep safety, maraming salamat sa lahat ng nag-comment, pasensya na kayo, hindi ako kaagad nakapag-comment sa inyo kasi ilang araw din, nung namatay ang lola ko, ilang araw din may party, 3 days pagod, sa umaga, sa tanghali, sa gabi, sobrang pagod talaga, kaya parang bumabagsak na yung mga katawan namin kasi maraming bisita lagi, gaganon pala dito sa Kuwait pag may namatay sila. Nagdadasal sila. Parang party, tawag nila party, pero pagtanghali, nagdadasal sila. May mga libro silang nagdadasal, ganun pala ang mga Muslim. Ano lang, pag namatay ka ng mga Muslim, 24 hours lang ililibing ka agad. Tapos pag nilibing na, 3 araw sila magdadasal sa tanghali. Sa tanghali, tapos parang nagparty-party sa, tapos nagdadasal sila ng mga alas dos, alas tres, mga ganun nagdadasal sila. Tahimik silang nagdadasal. Puro babae. Yun ang na-experience ko nung yung Mama Miriam ko namatay. First time kong na-experience na namatayan ng employer dito sa Kuwait. Sa 10 years ko, almost 11 years na pala ako, 11 years na ako sa Kuwait. First time ko na may amo, akong namatay. Kaya ngayon ko lang na-experience na ganun pala, may dasal pala sila. Pero ang ano talaga, 24 hours, tapos ilibing nila kaagad. Tapos 3 days, sa tanghali naman sila nagdasal, nakita ko yun. 3 days din yung dasal. Pero yung parang kainan nila, 4 days, parang ganun. Yung dito sila nananghalian, tsaka naghapunan. Almost mga babae nakikita ko. Paras lang nagsalo-salo, parang ganun. Ganun pala dito sa Kuwait pag mamatayan sila. Kaya medyo malungkot ang buhay ko ngayon kasi dito sa amo ko,
yun nga, may nagkasakit. Mabuti ngayon, parang nawala na. Simula nawala ang tigulang. Para, pero sobra kaming pagod sa mga party-party na ginawa namin. Sobra kaming pagod talaga. Pero okay lang. At least, ngayon nakaraos na kami. Kaya, thank you so much. Lahat naman ang hirap. May katapusan. Kaya, tunting tiis lang. Gusto ko na rin umuwi, guys. Gusto ko na umuwi sa pamilya ko. Kasi ano na akong hindi naka-uwi. 6 years and a half. Ngayong February 6. Kaya tiis-tiis lang ako. Tinatamad nga akong lumabas, guys. Kasi nagsweldo na kami kanina. Gusto ko sanang ipadala na. Kasi 26, 27 na bukas . Nakakatamad talaga. Tinatamad akong lumabas. Tapos wala pa akong civil ID. Kaya sabi ko, paano ko maihulog? Tapos sabi pa ni Ate Robby, mahigpit daw ngayon yung maghulog ka ng pera. Kailangan sarili mong pataka. Kaya medyo nahirapan din akong maghulog ng pera. Kaya sana sa mabuti kayong kalagayan, guys. Nakaayos ako, guys, kasi birthday ng anak ko. Nag-video po kasi ako. Kaya maganda, nakaayos ako ngayon. Di ba nakita nyo? magdidibo kasi yung anak ko. So, sabi ng anak, ng eldest ko, gagawa daw ako ng video. Kaya, nakabibidyo ko lang. Tapos, nag-video na rin ako tungkol dito sa bahay namin. Yung nawala nga yung nanay ko. Tapos, yung kaibigan ko, bumalik na siya sa ospital. Nagpahinga muna siya ng 1 week bago siguro magtrabaho siya ulit sa ospital. Kaya lagi yung nakasara yung bahay ng kwarto ng nanay ko. You know, yung ano ng nanay ko sa taas. Yung kwarto ng nanay ko sa taas, lagi nang sinisirado. Isabi ko nga sa mama ko, ma, dapat binuksan nyo kasi di ba yung ghost para lumabas? Ewan ko, wala. Sabi ko kay mama, sana sinirado mo yung kwarto ni mama. Eh, hindi man niya sinirado. Wala akong magawa. Natakot nga ako kanina, guys, kasi gusto ni mama mag-ano ako doon sa taas. Mablansya. sa kabilang kwarto. Tapos natakot ako. Sabi ko, ma, natakot ako kasi may ghost, di ba? Siyempre, namatay yung nanay niya . Sabi niya, wala yun, Dana, wala yun. Eh, siyempre, takot pa rin ako kasi namatay yun . Namatay yun, ewan ko, sabi nila, COVID daw . Ang kinaano ni mama. Sabi nila, kahit may pumupunta ng polis nung gabi, ganun. First time ko na-experience dito, guys, na namatay yung amo ko. Kaya, we love you so much, guys. Thank you sa lahat ng nag-comment. Pasensya na kayo, hindi pa ako nakapag-comment, ha. Kasi busy talaga ako. Kaya, pasensya na. We love you so much. Kaya, ganda ng araw ngayon, guys. Hindi na, you know, ang ganda ng araw ngayon. Hindi na malamig. Medyo maaraw na ng konti. Kaya, sana tuloy-tuloy na to. Kasi, mag-aayos din ako sa mga gamit ko. Ipadala ko na yung mga gamit ko. Para wala na akong problema. Kaya, good day, everyone. Thank you so much sa mga friends ko, ha. We love you so much. And God bless you. Bye-bye. Please like and subscribe to my YouTube channel and click the notification for always updated my video. Kaya we love you so much. Keep safety, everyone. My friend, thank you so much and God bless you. Basta mag-ingat lang po kayo. Ang COVID naman po, hindi naman po delikado pag wala kang high blood, wala kang diabetes, pag hindi kayo matanda. Ano, ang nakakatakot lang kasi sa COVID is yung mabilis siyang mag-spread. Pero yung mga wala namang sakit, wala namang problema, magsusuob lang tayo, uminom ng gamot, magpahinga. Tapos palagi tayong nag-ano ng Vicks, palagi mong hinihigop yung Vicks or yung para siyang Vicks pero ano siya, China siyang para siyang Vicks na kulay green, yun ang mas maganda, medyo matapang, lagi mo siyang hihigupin kasi akala kasi na ibang tao pag may ubo ka or may ganun ka, akala nilang may virus ka na. So mas maganda po, lagi po kayong may Vicks at saka yung para siyang Vicks na nakalagay sa ganun, basta ano siya, Chinese ano siya para siyang Vicks pero green yung load, ang tapang niya, mahanghang, ginaganon ko siya palagi. Hinihigop ko siya para hindi ka sisipunin, hindi ka uubuhin, hindi ka masasamid. Yun yung technique.
yun yung maganda ngayon pag lagi kang umaalis, mayroon kang bigs na hinihigop. Kasi ang akala ng mga tao may virus ka, pag nagsisipon ka o nasamid ka, yun nga daw yung sabi ng anak ko sa Pilipinas na dapat lagi kang naglalagay ng bigs sa ilong mo kasi akala ng mga tao may virus ka. Pag gumaganon ka lang, akala daw nila may virus ka. Kaya we love you so much and God bless you. Bye-bye. Thank you guys. Good day.